Wise ay magsa-sidelines, parang pwede rin eh. But at the same time, you can also see Wise na maganda naman yung performance on this gold lane. So, if you're a fan of Blacklist International, parang ikaw pa'y malilito. Oo. Sino na ba talaga? Sino na ba talaga mas gusto mo? Sino mas gusto mo? But I like ang pinoint out doon ni Wolf na dito, we are the watchers and we're pondering the question, what if sa mga surprises na pwedeng ibigay ng mga teams na nakasecure ng spot sa playoffs. Ngayon, babalik tayo ngayon sa game number 2 drafting ng Bren Esports and Blacklist International. Now on the first ban, oh, taking the time, Prayo Ling ban. A respect ban dito, Chantel. Iba naman yata yung ipapahawak nila ngayon na hero din against for Haji against Bren Esports. Kasi gaya nga na sinabi natin, wala sila masyadong information against the players of Bren. So, since first pick dito yung Bren, may possibility na kuhanin nila yung Ling. And by the way guys, to all our viewers, yung auto-ban heroes, kasi madabing confused about it. Uh-huh. Hindi siya auto-ban for Blacklist only. Auto-ban siya for everyone. Uh-huh. Nagkataon lang po talaga na sa right. Oo, baka nalilito pala. By the way, shoutouts kay sa isang nating tropa si Herandil na pinoint out, hindi pala natin na-point out kanina yung Nathan De Coco. Sayang. Oo nga pala, Nathan De Coco. Nako, ang feeling ko kung nandito si Manjin, yun ang una niyang papansin. Legit. Like legit. Matik, no? Matik, gusto ko magmerienda bigla. Mm-hmm. Nathan De Coco. Actually, hindi ako magulat kung kunin ulit nila. And this is now surprising. The bands of Blacklist, may konting surprise. May surprise factor din for the bands of Bren actually. Bren rather. Sobrang surprise factor to. Kay Bren, hindi natin makita kung anong surprise ng Bren Esports on this ban. But Blacklist prioritizing Hayabusa. Yep. Assassins ang autoban para sa side ng Blacklist International. Understandably so, hindi naman ito yung first time na nakita natin ito mula sa side ng Blacklist International. Also, one strength na nakikita natin na pag nakapasok si Haji bilang kanilang jungler, ay pwedeng-pwede nilang gamitin yung Ling as we saw in the previous game. Kaya naman, masasabi ko sa Blacklist International, no matter what happens, they will treat it, they will treat games na parang hanapin nila yung strongest heroes sa isang laban. Chang is picking. For Blacklist International's third ban. Actually, for Blacklist International, ito yung mga safest hero na iban. Considering nga na wala silang information. Kasi si Chang, grabe yung kanyang potential to clear minion wave. Super fast clearing of minion wave, actually. But for Blacklist International, I have this thought. Ano? Na baka pwede nila ulit na gawing jungler si Wise, tapos biglang si pwede Haji naman yung gold, di ba? Ang dami! Ang dami switcheroo! Ang dami pwede! Kasi yung mga initial bans ng Blacklist, mga assassin, usually si Haji yung gagamit noon. So kaya nga bigla silang pwede mag-switcheroo. Alam mo, usually kasi nakikita natin, switcheroo in terms of players na yung mga ganun. Players lang. Pero dito, pwede silang mag-switch ng roles inside the game mismo. I agree. How flexible is Blacklist right now? But in this prior pick, Mathilda Airlines plus Paquito on their prior picks. Yeah, isa sa mga standard na Blacklist picks. Di ko lang din talaga alam kung ano yung mga naba ng Bren Esports. So it's, again, surprise factor sa ngayon. I'm not entirely sure what that could be. Pero may Eve at may Farsa na dapat kunin. YSS, and please, Nathan De Coco, ibalik nyo na sa amin. Para magamit. Para magamit. Johnson for Bren Esports, Chantel. Quick history sa Johnson. I think that was season 2. Sobrang gamit na gamit si Johnson for Vision. Oo. Literal na habang nag-rapid touchdown siya, hindi talaga siya meant na bumangga. But to give Vision lang kung nasan yung mga nag-jungle, kung nasan yung possible site ng teamfight. Matia Blacklist International with Esmeralda. Binan yung Bane! Mahirap na! Baka mapusheru. Baka mapusheru. Alam ni Blacklist. Alam eh. Alam nila yung Bane Johnson eh. Napanood kay Bulldog talaga. Oo. Ibang strat nakita ni Blacklist na pwedeng i-combine. But for the first time, makakakita tayo ng Optimus Prime
Maybe. Na eh. May Optimus Prime mayroon ng may Bumblebee. So ano na lang, si Granger na lang si yung ula. Si Granger na lang. Alam mo yung cool dito dun sa skin ni Optimus Prime? Makikita mo na ano. Kung sino yung nakasakay. Kita mo. Oh. Diba? So, exactly yun yung might attain. Yun lang. X-Borg Granger, please pick nyo na rin. Kasi X-Borg pwede siyang... Your team is banning. Pwede siyang offlane. Pwede siyang ano, XP lane. Tapos si Granger yung gold lane nila. Tingin ko, please lang, Bren. Please lang, Bren. Autobots will transform na ba for Bren Esports with the surprise factor of banning, ladies and gentlemen. Lahat ng mga combo sa Johnson, binaban ng Blacklist International. Si Gushun. Baka magulat tayo. Maisahan pa tayo eh. Pagka yung Johnson kasi, usually, napakaganda lagi ng play. Ito yung mga tinatawag na ultimate lason eh. Oo. Kasi panggulat yun eh. Panggulat, ang dami. Kaya pero, kung mabibigyan ng combo. Combo. Pero kung mag-maintain siya doon sa kanyang either original skin, na sabi nga ni Wolf, yun nga lang yung ano, yun nga lang yung pwede maging factor na. Alam ko sino kasama. But now, nakita na yung mga mukha doon ng Bren Esports happy and enjoying this episode. Na parang happy lang tayo on this, but Blacklist banning out that Lucian. By the way, ang ganda ng Esmeralda. Because there's so many shields across Bren Esports. Merong Jawhead. May shields yan sa Ejector. Of course, yung ating Johnson. For damage piercing din ng Blacklist International. How about makakita tayo ng isang Farsa ulit? Pwede. Oh. Why not? Kasi yun yung maganda nga pang setup play ng, or possible na pang... buwag dito sa magiging initiation ng Bren Esports. And Bren Esports, actually, pretty solid yung kanilang first three picks. Ang pinaka magiging question lang dito is kung yung Johnson ba at saka yung Johan Hello! alam mo, sa akin ay gumugulo ang bagong MP3. Sorry, Odette. Alaala mo, that MP3. Wow! Oh! Ang daming lumalabas! Odette Johnson! At itong fourth pick ng Bren Esports. Oh, wow. I can't Granger or Bumblebee na lang, please. Please. Pero san, ano yung i-off? Ano yung... Zilong, gold lane ba siya or XP lane? Oo, hindi malaman. Actually, si Zilong, pagka usually nanonood ka ng mga ranked games, si Zilong minsan ginagawa din jungler. Jungle nga. So, pwede siyang jungler, tapos gold lane yung YSS, XP nila yung Ruby. Yes. Tapos, dalawang physical, or mean, Autobot sa mid. Sa mid? Dalawang robot! Ano kaya ang pick ng... Ang tingin ko yung Blacklist kaya nila na physical na side lane marksman o kaya kahit fighter. Pwede. It's Lancelot. So, uy. Gold lane Esme para kay Wise, Haji sa Lancelot, and Edward on this Paquito. Interesting picks for both of our teams. First time natin makikita ngayon na magkasama si Odette at saka si Lancelot, but we'll see kung paano yung magiging execution ng mga teams natin. Much more interested na makita dito yung magiging performance ng Bren Esports kasi kakaiba to eh. Yung kakaiba. Inilapag nila eh. Element of surprises. Yeah, sakto. At binabanggit din yan ni Optimus Prime sa kanyang mga movies, di ba? Yeah. At interesting ni Chantel, correct me if I'm wrong, kung nandun ka ng APL Season 4 at si Oh My Venus ang gumamit ng Odette in the past. Noong time na yun, kaya talaga siya pinik gawa ng stun niya. Yes. Lalo ngayon, bago na yung stun effect ni, I mean yung second skill effect dito. Oh, na-revamp eh. Yes. Alam kong Odette, tas may badang pa nun eh. Tas parang iniipit nila, tas mag-ulti ka. Tas diretso suntok, no? Exactly. Diretso suntok. Whoa. Ladies and gentlemen, it's MPL time! Bren Esports and Blacklist International, will this be the final countdown sa ating final episode of Black and Yellow? Pag-usapan natin ngayon ang matchups, Chantel and Wolf. Ano may kita natin sa mga labanan na to? Sobrang aggressive na may e-side ng Blacklist International, but maganda yung ginawa dito ng Bren kasi fast react, na-secure agad ni Malik yung kanyang buff kasi
mahihirapan siya totally to defend against Matilda and even Lotet. And again, gaya na sinabi natin is all about the crowd control para dito sa side ng Blacklist International, knowing that they have Odette sa kanilang lineup. So again, it's all about the mid lane, kung paano din mag-work around yung kanilang Johead and Johnson. We have a switching, by the way, ng mga roles. Si Coco ngayon ang may gamit ng Johead. Johead, madami ding Johead on high and dry plus LeBron. So mostly on aggressive killings. Isita dito kay LeBron. Ang sakit. Wise and Eson. Eson Airlines. Ngayon, Eson Airlines. With the Matilda. Napaka-flexible ang dalawang kuponan na to, ladies and gentlemen. Waiting game sa baba. Edward and Rimuru. At eto na nga. Ruby and Paquito. Maaga nakaikot ngayon ng Bren Esports. Sumasabay si ano eh. Sumasabay dito si Coco. Yeah, but for Blacklist International, grabe yung zone out na ginagawa nila against LeBron. They know the potential of having, Yuzong on your lineup or Zilong. Kasi grabe yung pushing prowess niya. Pero yun lang, nakasalubong si Eson. Coco, nagamit ang early game potential ng isang Johead. Naka-high and dry, ah. High and dry. Kailangan mo lang ng smart missiles and level 1 and level 2. Pick-offs ngayon na ginagawa ng Bren Esports. But on the other side, Edward, mababang buhay dito. Response of Blacklist International on point on this first turtle. Edo na papaback, but EJ, Optimus Prime! Nandito sa ating final countdown. Yung for Bren Esports actually, bago mag-turtle take, mas maganda kung mag-level 4 na dito si EJ kasi yung possible for them na matry na mag-test para makuha yung objective na yun. But then again, Blacklist International, so fast on reacting. Maganda yung pagkakagamit na ni Malik na kanyang Mountain Shocker para malaman kung pwede ba nilang abutan itong ating turtle. Oh, ito nga, si Rimuru trying to get in. Okay! Secured dito ni Haji, pero tuloy pa rin ang kill. That's 2-1 objective, 1 kill, Eson Airlines going in. Pero oh my Venus, pinapalabas dito ang Bren. That was a clean take of the first turtle. Yeah, speaking of clean take din pagkakakuha dito ng outer energy shield ni Wise kasi napilitan nga din si LeBron na sumama doon sa team fight na yun. And these are the moments for LeBron na medyo mahirapan siya mag-decide kung de-depensa ba siya sa kanyang lane or sasama siya to add firepower sa kanilang team for a team fight. Pero tignan natin ngayon Optimus lamang ang Blacklist. Ayun na si Optimus. Okay. Uy! Si Eson! Akala ko connect. Akala ko sasama ulit si Eson sa highlights. Sa highlights. Bago yun eh. May binubuo si Uncle Eson para sa pamangkin niya ngayon. Mga pamangkin ng agents, but Bren Esports on the Vision Game. Ang dami nilang pwedeng ibigay ng information kung nasaan yung Blacklist International ngayon. Yes, and for Bren dito, ang maganda nangyayari for them is hindi masyado nape-pressure si Malik to farm. Oh. So, freely, nakakapag-farm siya dito on their jungle area. And here comes Optimus Prime! Okay! Lumagpas! Lumagpas! Na-active dito ang Ultimate EJ. Sasalubong si Eson, Circling Eagle. Kumakanta ngayon si Oh My Venus ng maala-ala mo. Pero yun nga lang, nagkamali ng bangga doon si EJ. Ikaw kasi Chantil. Iba yata yun. Iba yata yung kinakanta mo. Ibang kanta yung maala-ala mo. Ay, mali ba? Maala-ala mo kaya. Oh, mali. Ala-ala lang yun, OSP. Mali. Mali yung tono mo. At ito na nga, Malik falling down. On point response kay Blacklist International. Ibang level na tong game na to. Yung side ng Blacklist International. Ay, ito na, nakasakay na si Joet. Coco at si EJ. Yung pala! Ito na. Boy! Okay! Target si Wise. Follow-up kay Eson. Ito na nga. Tatlo dito from Bren Esports. EJ on low. Ito na nga, Blacklist International sa lubo na kinuha na rin si Optimus Prime. At dito na nga ang Blacklist, sumasabay. Ooh. Oh my Venus! Zoning out Bren Esports, pero good safe escape dito. Worst target na puntaan bilang isang Johnson sa point na to. Especially dahil dalawa sila may shields, ginawa nila yung Esmeralda under the turret at nighttime mo naman si Wise, parang hindi man lang kininda yung nangyari na yun. Yes, but for Bren, yun yung nakikita natin na pinaka-logic nung pagkakakuha nila dito ng ayan na naman. Ito naman. Ito lang, hindi pa tapos. Hindi pa tapos mag-transform. Rimuru taking down. Oh my Venus.
pinoperfect talaga nila ang pag-transform to take that ultimate. Grabe. Looking at this time, 5 minutes. Sino ngayon ang mas lumalamang dito? It is Blacklist International, actually. Not until makakuha ulit na magagandang pick-off dito ang Bren, which they did. Yep. Dito sa may bottom lane natin. I wouldn't be surprised kapag ka nakita natin na mag-fleeting time actually. Later on si EJ, para tuloy-tuloy lang ang kanyang rapid touchdown. But ayun na naman. Ultimate cooldown reduction. Gusto isagot. Look at that. Ejector. Eson talagang target. Nakaiwas doon. Safely! Safe passage kay Uncle Eson. Rimuru falling down. At eto pa nga si EJ. Hindi tapos. Pabalik. Kasama dito si LeBron. The duo tag team. Kahit kita nila kung sinong sakay. Todo. Literal nakita mo talaga kung sinong sakay eh. But yeah, Bren Esports, ito yung pinaka-strategy nila ngayon is makasurprise ng mga players against Blacklist. Nako, ito na nga. Pagkakataon ni Blacklist International gusto nang kunin. Trapped in the Thorn Rose doon ang Bren Esports. Oh my Venus, kinuha na rin ang dalawang duo dito for Bren. Iniwasan mo nila doon ang information. Kung pagbigyan information dito sa side ng Bren Esports, Blacklist pero si Coco nandito lang. Yes. I think this is a mid lane na Johet. Johnson, last game was season 2. Wow. Okay. Yeah. Wow. By Pringles. Okay. 2018 pa yun. Si Zilong was by Yak. EJ, at ano nga, magandang setup pero sumabay si Oh My Venus. Dalawang AOE ultimacy but EJ is going down on low health. But Oh My Venus for that killing spree. Grabe dito yung setup ng Blacklist International. May sagot sa bawat engage ng Bren Esports. Yeah, for Blacklist kasi ang kinagandaan dito, lamang din sila in terms of the gold. Even yung mga dashes, meron silang pantakas with the Matilda as well. So for Blacklist dito, they have to continue on what they're doing and that is to push turrets against Bren Esports. Again, for Bren Esports, ang mga possible na makabuwag sila. Wait, okay, Edward, pumasok dito. Edward and Eson, combo, Coco and Rimuru, papaback out na lang. But EJ, okay lang kayo dito guys. Andito lang ako umiikot. Giving out, but now on an off-cam kill si LeBron. Falling down in that side of the game. But Blacklist, magandang pwesto dito to take this third turtle. But nandito din si Rimuru at si Coco. That is trapped against 3 of Blacklist International. Here comes Optimus Prime setting up the fight once again. Will it be enough? Ito na nga ang Blacklist. Haji! KDA Machine. Nako, 504. Land transportation against him, Papa Wheat. Oh, no, look at the burst, Blacklist. Follow up by follow up. Pinalik dito, LeBron! Edward. Oh, connect. Okay, Malik with an exchange. Napalalim doon si Edward. But that was a good trade. Yeah, Blacklist International dito, ang kinagandaan is that, yes, meron silang Johnson nakatapat na lagi nanggugulo sa initial na magiging rotation, pero nagpo-focus pa. Speaking of which, nag-i-enjoy nag-i-enjoy kami. Road trip si Zilong. Uy. Ayun lang. Binabataga, dineliver lang. Dineliver lang. Sabi niya, ah, mag-push ka muna dito. Mag-push ka muna dito. Clear ka muna dyan. Pero may ulti na ulit siya, si Johnson. Ladies and gentlemen, I hope you're enjoying this game as much as we to tell first time tayo makita ng maganitong picks and it just so happened we're going back to memory lane but Edward being trapped in 4 sa Bren Esports. Good pick off. Eto na nga ang Blacklist. Ito na. Sasalubong na. Eto na Mountain Shocker para malamang kung nasa ng Blacklist. Pero targeted si Malik si Eson. Look at that hiniwalay. Tatlong hiniwalay. Undit. At eto na nga EJ down and Coco look at that play. Paano nila napalipad yung ulti ni the flying ala-ala mo. Ala-ala mo. Yeah, ginamit nila yung circling eagle dito na Matilda habang nakakasi Oh My Venus on that ultimate. Nai-imagine ko si Oh My Venus na parang nakasakay. Alam mo yung nakasakay ka sa mga, sa ano, yung kumakatak habang lumilipad-lipad. Yung mga ganon. Yung may ropes, ayun na naman. Ito na nga, Eson, hindi pa tapos. LeBron mukhang hindi pa pauwiin. Oh, look at that. Muntik na doon si LeBron pero that's late. Sila naman! Eto na naman! The choo-choo sa Kane! At eto na nga, set up ang gusto ibigay ng Bren Esports pero Blacklist still remaining strong. Wise! Taking down EJ. Tuloy pa rin ang laban. LeBron, kinukuha dito si Eson.
Rimuru gumagati, but look at that sustain. Wise. Look at that. That is three from Blacklist International. LeBron falling down again. Blacklist aggressive, but Malik nakakuha doon. Off-camp kill. Oh my Venus. Wise. Shutdown. Kills per kills. Actually, Brennan Black. Actually, for Wise dito, well-farmed na rin siya against Bren Esports. Yeah. Nabanggit kanina ni Wolf na yung mga ibang players or ibang heroes din dito ng Bren is shield generating. Ganyan nagiging mahirap para sa kanila pagdating sa mga daming players setup team fight. And again, Blacklist International dictating the game. Pero mapatay doon si Edward. Pwede mag-lord actually for Blacklist. Pwede mag-lord. Good pick off there. Nag-flicker at nag-ejector para secure na ang kill. Actually, for Bren Esports, ang daming potential for a comeback eh. For either split with this Johnson, madami nang nagawang plays to sa stream, on even on social media. But Bren has a good view ngayon sa pagkuha ng Lord. But nandito si Haji, nandito din si Eson, holding that ultimate. Look at wow. That! Hindi wow. Nakalapit ang Blacklist dahil kay Optimus Prime. Good AOE at eto na! Look at that combination! Oh my Venus and Eson, nakakuha na naman Haji! Nako, hindi ako masasurpresa kung biglang papapasakay ni EJ yung Lord. Oo, oh, oh. Lahat na lang eh. But yeah, Bren Esports, good thing they took down that Lord, but Blacklist International, again, in terms of the firepower, DPS lane lamang, so napakatili lang para sa kanya. Or para sa kanila na depensahan to. Eson. Walang sakay si EJ. Walang sakay. Giving vision dito si EJ. Johnson talaga sayang laruin eh. No? Pero looking at this game right now, 12 minutes, Chantel, is there any chances na makabawi pa dito ang Bren? For Bren, ang pinaka-chance lang nila na makabawi or makaangat dito sa laban is magkaroon ng teamfight na hindi makaka- backup dito, I mean, totally 5v5 yung magiging situation kasi hindi nila kayang i-sustain or nahihirapan sila i-sustain dito yung damage ni Wise even with Eson and Oh My Venus tandem on that flying ultimate ng Odette. So, yun lang talaga. Kapag makakuha sila ng pick-off with this Johnson rapid touchdown tandem with LeBron. Kita, road kita. Trip si road trip si Zino. Magdadrive ako. Oh, diba? A perfect view kung saan papunta ngayon si LeBron at si EJ. Look at that with lights. Kung merong lumilipad na setup na galing kay Eson. Oh, may Venus. Light parang, show. Parang patok na jeep. Yung may ano pa, may patok. Ang grabe. Look at this, ladies and gentlemen. Hindi pa rin humihinto si EJ. Parang malakas impact niyan pag nakabangga si Life Ever. Kasi building kanina momentum. Pa sila driving eh. Oo, building momentum. Ngayon ng Blacklist malakas International. Malakas ang impact. Hindi malakas natin. Ang impact. Si Wise na naman makasalubong. Nako. Nako po. Sila pa mababasama si dyan. Wise! Nag-time dito ang dalawa. LeBron taking down Wise. Pero si Haji, nako, sumalubong kagad. Ang Bren, ang Blacklist International sa pag-drop down or pag-touchdown doon ni EJ. Hinihintay nilang mag-touchdown dito si Optimus. Yeah, actually for Blacklist, they have their Edward falling down. Look at Haji. Another follow-up kill in 15 minutes. Blacklist International securing all the lanes. Two remaining turrets at si Rimuru at si Malik holding the line. Pero chances, 72 seconds for the Lord. Pero hihintayin pa ba nila? Pokes ang ginagawa ni Blacklist International. Even though they're ahead of this gold, may mga pagkakataon pa ba ito na pwede mabaliktad? Basta hindi nila mabangga. Uy, hindi na sakay. Hindi na sakay. Basta hindi nila mabangga dito pumara si Wise. Hindi ba namin nakita yun, EJ? basta hindi si Wise yung makasalubong dito ng combo ng Bren. Combo ng Bren. Pero for Blacklist, no, what's the state right now for this? Ang daming naipon from early to mid dito, Wolf. Exactly. Very good state para sa Blacklist International. Panigurado. Sumasakit na rin yung damage output ni Queen Venus. Naka-Divine Glaive na siya ngayon. Tapos Holy Crystal. Actually, 4 items na yan. So, hindi ka na pwede bumaba dun sa ultimate dyan ni Oh My Venus. Additionally, masakit na rin yung damage output ni Wise and Haji. So, good spot para sa Blacklist for sure. Yup. Momentum eh, no? Momentum ngayon na ipon ng Blacklist. Hindi lang actually momentum eh. Kasi,
aside from the momentum, aware din sila sa mga capabilities ng heroes dito ng brand. Kaya hindi din sila EPT totally lumalalim. Ako, mga EP dito ng Blacklist International. Uy. Si Coco, nakaiwas pa! Lebron! Si Lebron ang target dito! Hindi nata makakayanan! Nakuha siya, oh my Venus! Pero si Edward doon na nakaganti. Uy, naglalord! Na-lord! Hinati nila ang attention ng Blacklist International! I think si Eson! Eson nandito na! Circling Eagle! Natama kay Nick! Oh! RG securing that buff at nakakuha pa ng isa! KDA Machine! On a roll! At yung win yun, nandun na rin sa base ng Brenny Sports. Si EJ na mapasada muna. Wait lang! Dedefensa daw siya saglit. But yeah, Blacklist International. Nandun na si Wise. Nakaready na. Ika-cut yun, Lord. Pero meron mag- si Wise! Nagtitipi sa base ng Bren Esports. Is this the end? Open na open ang tower with minions. At eto na nga, ladies and gentlemen, agents, assemble! Blacklist International is locked and loaded to head into the playoffs. Mission complete! Playoffs ready for Blacklist International. With that performance, Haji as the jungler, nice adjustment para sa kanila, which in fact parang hindi nga nagkaroon ng adjustment. Yeah, parang wala lang, parang ganun din eh. Parang same na same. Wise was performing well, bigyan mo siya ng mage on my side lane, gold lane, okay lang. 11-0-10 casually para kay KDA Machine. Bigla na lang nagkaroon ng ano yan, 21 KDA. Probably the highest KDA sa ating laban. I'm not entirely sure kailangan check sa stats, pero I would guess na yun yung best KDA performance. 11-0-10. Wow. Malinis. The machine is back. Wala nang change oil or change gears na kailangan, or even overall, sabi nga dito ni Wolf, that was the full form of Haji going back to its comfort state. Yeah, doon natin nakikita na prepared or flexible talaga dito yung Blacklist International. Everyone is ready kapag kailangan silang sumama doon sa mission nila. And for this match, mission complete. And yun yung sinasabi natin that they are ready for the playoffs. Kasi nung initially, nung nalaman natin na hindi maglaro si Oheb sa mga next na matches nila for Blacklist International, akala natin magkakaroon ng malaking adjustment. But with this performance, No need. Pero for this, kitang-kita natin on screen, walang binan ang Bren Esports. That was blank. Yep. Grabe ang naging laban. But that was a good show na pinakita ng Bren Esports. Kahit anong mangyari, nirepresent nila tayo on the world stage. It's still a great privilege na makalaro sila dito sa ating regular season. Yup, and Bren Esports, pinakitaan nila tayo ng mga kakaibang combo ngayon with this kind of lineup. Same goes to the Blacklist International. Mm. So we are looking forward for Bren kung paano yung magiging performance and adjustment nila coming into MPL Season 9. That's right, yes. And Blacklist, kung madedepensahan ba nila ka lang Corona dito sa MPL Season 8. Yeah, very scary to think na kahit pa na wala kanila isa sa mga pinaka-crucial na players nila, which is Oheb. Ang ganda pa rin ang performance of Blacklist International with Haji back in the jungler role. Not entirely sure kung ano ba ang magiging plano ng Blacklist International, but this is indeed what we might see sa first round nila sa playoffs, which is technically speaking round 2 ng playoffs. Mm-hmm. Pagdating wow. Natin after the play-ins. Interestingly, ang nakita natin dito sa composition ng Blacklist International ay may mga standard picks pa rin sila, nandiyan pa rin naman. Siguro yung nagulat lang tayo, Odette, but I don't think na ito ay isang experimental pick mula sa Blacklist International. I don't see them as a team na nag-experiment, and ginamit na nila ni Oh My Venus, particularly, ang hero na to from before. It worked before, and kitang-kita naman natin ang Blacklist International. Ganda ng performance in this game. And ngayon lang tayo nakita ng lumilipad na Odette with Airlines. Actually, may nakita din kami one time. Ewan ko, nakasama ata kami ni Wolf on an off-cam tournament or online or offline tournament before. Yeah. Madaming place na ganito. But now, let's break it down kung paano naging dominating ang laban ng Blacklist International against Bren Esports. Wolf, take it away. Alam natin yung Blacklist International na nakalamang agad sila sa draft after the third pick. Kinuha kasi ng Bren Esports yung Johed at yung Johnson.
na yung Johnson ay isang off-meta hero, and Johead plus Johnson, a lot of shields in there, kaya naman yung third picked na Esmeralda para sa side ng Blacklist International ay nag-make nalaga ng maraming sense. Interestingly, yung una ding tinalunan ng Brain Esports, isa sa mga unang tinalunan ng Brain Esports gamit yung kanilang Johnson combination was on the Esmeralda, at alam naman natin na like we said before, it's the worst target to go into kapag ikaw ay Brain Esports going up against Blacklist International. Haji, 842 gold per minute, and we saw 11-0-10 para kay Haji with the most damage dealt. Imagine, ikaw yung jungler na Lancelot, ikaw yung most damage dealt, at merong Odette sa kakampi mo, which typically is a hero na nagdi-deal talaga ng pinakamaraming damage if you are really doing a great job. Samantala, si Eso naman, 22 assists back-to-back na maganda ang kanyang performance with his position 5 role para sa Blacklist International, as if hindi siya umalis sa team na to. Well, hindi naman siya talaga umalis, but he was sidelined for what? 13 series, 13 matches to this. And Brain Esports, tinry nilang i-go ang Blacklist International, but Blacklist International ever so good when it comes to objective taking. Ito naman yung hindi nawala. And again, they tried to go for the top lane plays, pero ang ganda ng pag-collapse ng Blacklist International. Ang daming beses din na napalow nila ang ating Lancelot, pero hindi nila nakuha yung kill afterwards. Again, they were trying to go for Wise time and time again. Eventually, makuha nila yung kill, pero ang dali ng turnaround para sa ng Blacklist International. Kaya din naman nakapag-farm ng sobra-sobra doon yung kanilang mga teammates. And ito yung tetry nilang kumuha ng mga kills, pero hindi pa rin sila talaga makahanap. Ang ganda ulit na pag-ipit mula sa side ng Brain Esports, at yung flying Odette nakita natin. You saw kahit yung pabanda lang, di ba, ng mga stunts ni Odette, ang sakit na din talaga. And of course, Lancelot dealing so much in this game. At makita natin sa Blacklist International, hindi na wala sa kanila yung pagaling na pag-objective take in around the turtles. Yung Brain nga lang ay makaka-sneak in ng isang Lord play. They went to go for a Wise once again. Na-shutdown nga nila eventually, pero kapalit naman yung dalawang buhay nila kasi napag-buy time agad doon si Wise again with extra na mechanic na mas maganda siya against shield-generating heroes. Sobrang crucial ng pagkaka-retry doon ni Haji, so that the second Lord will belong to them. And Wise, of course, just ushering yung mga minions dun sa may bottom lane para tapusin ang laban in the final game ng Brain Esports at Blacklist International sa regular season na to. Well, this is technically speaking the last game of Brain Esports whole season of Season 8, at binigyan nila ng mga record-breaking KDAs ang kanilang kalaban. 2-1-22 para kay Eson. If you think about it, pag dinivide mo yung kanyang ratio, this is 24 KDA, tapos 21 kay Haji. So, technically speaking, ang tunay ba na KDA machine ay si Eson? Uncle Eson. Eson Airlines, madami Woo! Na pwede ilagay sa highlights ngayon para sa mga pamangkin niya. Oo nga eh. Ilang kaya yung pamangkin? Kakabanggit natin yung pamangkin, iniisip ko na kung ilan talaga yung pamangkin. Madami. Nandun ako sa group ng mga pamangkins ni Uncle Eson. Parang taga iba't ibang lugar yung mga pamangkin niya. Oo, syempre. Iba talaga yan si Uncle Eson. But yeah, Eson with this kind of performance din, nandun pa rin eh. Alam niyo yun? Usually, yung pag-perform mo, hindi lang siya dahil lagi ka nagagamit or lagi kang... It's part of being part of a lineup of a specific exactly. team. You have yes. to be ready always. Mm-hmm. And with Eson's performance, he is ready. He yes. is ready. Locked and loaded na ang Blacklist International for the playoffs. But in respect also sa ating M2 World Champions, naging maganda din ang pinakita din ng laban. And also, this is a great showing na meron tayong aabangan sa kanila on MPL Season 9. Sa muli po, isang karangalan ang makapag-cast dito sa inyo. Ako nga pala po ulit, si OSX, sama ko yun, si Ate Mo Chantel at si Wolf. Magbabalik kami sa isang mga init na laban na abangan ngayong gabi. Back to you, Mara. Thank you, casters. Agents, your Blacklist International defends the crown and ends the regular season with a 93% match win rate. At ngayon makakausap natin si Eson at si Haji. Hi, Uncle! Hello, hi, Edward! Hi, Haji! Congratulations! First of all, Eson, 2 kills, 22 assists. Grabe, how is it like to be back?
Ready ka na ba para sa playoffs? Ready, always ready. And let's go. Oh, kayo naman, yung nasa likod, si Edward. How is it like having Uncle Esan back? Ay, niya tayo na Edward. Ha? Ano? Ano raw ang pakiramdam nung bumalik ako? Masaya. The Esan is back. Iyo? The Esan is back. And we want you back here also para mag-cast. Ngayon, pansin namin ha, sa season, sa Game 2, hindi nag-ban ang Brent Esports. Ano sa tingin niyo yung dahilan kung bakit hindi sila nag-ban? At ano yung reaction niyo doon? Na-shock. We're shocked. Pero tingin ko, strat nila yun para marami ma-open heroes. Ikaw, tingin mo, G? Ikaw, Haji. Yung tingin ko eh. Yung din yung tingin ko, kaya di sila nag-ban nun para maraming hero na ma-open. Si Haji, palaging gumagaya sa sagot nung isa. Eto, you're ending the season 93% match win rate. Anong masasabi niyo doon, Haji? Ano po? Masaya. Masaya po, masaya. Ano ba sa post-match? Yun, nakaka-proud lang po. Yun. Good job, good job. Ikaw, Esan? Yun. Sayang, di naging 100%. Mas masaya sana kami. Isa lang ang talo nyo. Meron pa tayong tanong mula sa Neverman's Facebook page. Ito ay galing kay Cyril Faith de la Cruz. Ang tanong niya, may bago pa ba kayong ilalabas ng mga heroes sa playoffs? Meron pa ba, G? Meron pa yung ano, yung bagong hero si Florin. Yun? Pag na-open na yun? Pwede. Pwede yun. Si Lola Florin. So matagal-tagal yung break natin ha, a week and a half. Anong plano ng buong Blacklist International team? Babakasyon ba kayo? Anong mangyayari? Yun, magda-day off saglit, tapos back to the war for the playoffs. Yes. Ikaw, Haji, may plano ka? Magre-request lang ng utak. Tapos ano, yun, magda-double practice kami. We're waiting to see what you're gonna show next sa ating playoffs. Ngayon, time for shoutouts. Final messages sa ating agents kasi 1.5 weeks nila kayong hindi makikita dito sa MPL. Uncle Esan. Go ahead. Ako muna. Shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa amin. Tapos yun sa mga nanood ng laban namin. Yun, shoutout sa inyo. Tsaka shoutout sa family and friends. Shoutout sa teammates ko. Shoutout kila Boss Rada, Boss A, Boss Strike. Tapos yun, abangan nyo kami sa playoffs. Talagang haabangan ka ng mga manonood. Ikaw naman, Uncle Elson. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumusuporta sa Blacklist International, and sa Blacklist Agents, at dun sa mga boss namin, kay Boss Rada, kay Boss Strike, kay Boss Alodia, at sa mga sponsors namin, at sa mga asatan ako, ayun, I love you. Tapos sa family, friends ko. Ayun. Thank you, guys. Congratulations! Enjoy your week and a half break and see you sa playoffs, top seed. Bye!